everyone! So for today's video guys, ay mag-share tayo ng pang good vibes. Or pwede na din itong real talk sa real life natin, sa daily life natin. Ayan, so, ayun, joke lang to guys ha. Nasa inyo lang kung totohanin nyo to, diba? Pasensya na kayo guys, di ako marunong mag-anakita yung ano ko. Bra. Ayan. So, for today's video guys, seryoso to guys ha. Seryoso to. Ayan, naka 3 na to. Pati ng ilong ko. Wait lang. So, kamusta naman tayong lahat sa ngayon? Ayan. So, kung ako tatanungin nyo guys, kahit nandito ako sa US, okay naman ako. Pero, hindi yung masabi mong 100% na okay. So, mag-start na tayo guys. Hindi pa tayo nag-start yan ha. So, sa ngayon guys, based lang sa na-observe ko, natutuwa ako dahil ang daming gumagawa ng Facebook Reels at maraming nagbakasakaling magkaroon ng pera. Ayan. So, ang totoo niyan, guys, is pursige nyo lang yan. Dapat may determination kayo. Determination kayo. Kasi, saan ba naman pupunta yung mga hard work na yan? Doon din yan. Magtatagumpay din kayo. So, sa ngayon kasi, guys, mahalaga ang meron kang extra na sideline na pagkapirahan. So, sa ngayon guys, moderno na tayo. So, meron na tayong pwedeng makapagpirahan, pwede na tayong mag-earning ng income, extra income sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, or kahit sa ibang online na iba. So, ayan, para-paraan lang guys. At, yun nga, ang sabi ko ay natutuwa ako. Kasi sa totoo lang guys, kahit ako, wala akong anak, pero may asawa ako. Tapos, ayun, ang dami kong pamilya sa Pilipinas. Pero ito guys, nagbabasakali din ako na magkapira din ako sa Facebook. Kahit may part-time job ako dito. Ganun din. Kasi okay lang siguro sa akin guys kung wala akong asawa, wala akong pamilya, nag-iisa lang ako sa mundo. Ayun, panatag ako na kaya ko yung sarili ko. Bakit ko pa kailangan yung pera? Eh, mapupunta din naman ako sa ano, hindi ko naman madadala yan. Pero ito kasi guys eh, ito yung punto ko guys eh. Once na may mga kapatid ka, may asawa ka, may anak ka, sabihin na natin yung pera hindi importante, pero mahalaga yan guys. Pagka nagkaroon ka ng emergency, pagkaroon ka ng sakit, diba? Siguro na-experience to sa iba guys na alam mo yon na biglaan ka na lang i-on spot. Tapos wala kang ipon. Tapos thousand-thousand yung hinihingi sa hospital. Di ba? Ang saklap yun guys. Kaya advice ko sa inyo guys, may pera man kayo o wala, kailangan matuto tayong magkaroon ng sideline. At marunong din tayo mag-ipon ng pera. Huwag natin gastusin ang lahat ng income. Matuto tayong mag-ipon. Kasi, guys, ano eh, alam ko kasi na-experience ko yan dun sa, basta, pag may pera kasi tayo, ugali natin, may sahod naman ako next month eh, mag-shopping ako. Kasi hindi ko pa nasubukan to eh. Bumili ng ganitong mamahalin. O mag-McDo tayo kasi hindi ko pa nasubukan yung ganyan eh. O di kaya, papagawa natin yung bahay natin kasi gusto ko yung magandang-maganda yung bahay ko tignan sa loob ng village. Dapat kami yung pinakamagandang bahay. Pero take note guys, alalahanin mo, may pamilya ka, may anak ka, may asawa ka, at yung sarili mo. Kasi once na magkasakit ka guys, dyan ang lahat papasok. Diyan ka magkakaproblema guys. Kung wala kang ipon, especially kung ang nagkakasakit ay yung naghahanap ng pera sa pamilya nyo.
Kaya yun, ang saklap talaga. Ito guys, real talk to guys ha. Hindi naman sa gano'n na nagaano ako ha. Pero ito talaga yung totoo. Kailangan habang buhay tayo, kailangan natin magkaroon ng sideline. Habang pwede pa tayong magtrabaho, magtrabaho tayo. Kasi pagdating natin ng ugod-ugod, di na tayo pwede magtrabaho. Yung iba dito guys, kaya nag-retire sila ng maaga. Kasi nung bata pa sila, trabaho sila ng trabaho. Kaya, i-example ko lang yung asawa ko guys ha. Dumating ako sa buhay niya na meron na siyang naipon. Pero hindi naman ganun kalaki. Tamang-tama lang yan kung halimbawa may emergency, may mapagkuhanan. Pero ako guys, sabihin na natin na asawa ko siya. Iisa lang yung pera namin. Pero nire-respeto ko yan. Kasi alam ko pinaghirapan niya yan before. Kaya yun ang rason guys na gusto ko din magtrabaho. Magtrabaho ko rin para, alam mo yun, magiging proud man lang ako sa sarili ko na galing sikap yung binibigay ko sa pamilya ko. Di ba? Yun. So, ang haba na nito. Pero ang sarap pa rin magsalita. Kasi yun nga ang sabi ko, guys. Hanggat kaya mag-ipon, mag-ipon. Kasi hindi mo alam yung future, kung ano yung mangyayari. Sabihin na natin, hindi mahalaga yung pera, i-enjoy natin yan. Hindi eh. May pamilyang umaasa sa iyo, may anak ka, may asawa ka. Kaya kailangan, pag kaya mo mag-ipon, mag-ipon ka. Lalo na pag nasa probinsya ka, masipag ka lang magtanim. Wala ka nang bibili na gulay. Ang bibili mo na lang, yung karne na lang o yung isda. Pero hindi naman pwede isda araw-araw, di ba? Kami before guys, maliit pa kami. Siguro makapag-isda kami once in a week lang. Kasi pupunta yung papa ko, construction yun. Tapos, sobrang happy kami pag dumating ng Saturday. Kasi nga, may tinapay siyang dala, may apple. Tapos, pagka-Sunday niyan, pupunta sila sa merkado. Tapos, bibili ng banana cue. Tapos, may biscuit kami pag-uwi. Tapos, meron kaming bulad, ginamos, tapos utan. Yun. So, simple lang yung buhay namin before, guys. Kaya, nawala na ako guys. Kaya yung sabi ko guys, pinaka-importante, may pera ka man o wala, try natin mag-sideline guys. Mag-focus tayo doon sa future natin, sa pamilya natin. Kasi guys, pag nagkakaroon ng emergency, dyan mo marirealize ang hirap ng buhay. Kaya habang kayang kumayod, try natin. 'Di ba? So yan lang po guys. So next time naman kung gusto niyo yung pwede niyo ka mag-suggest kung ano yung next na topic natin. Pero yun lang muna sa ngayon. And then next time ulit guys. Thank you for watching. I hope na may natutunan kayo dito sa Real Talk natin episode number 101. Thank you for watching. This is Shay Pivnik.